Hello po sa inyo. Ang itatopic po natin ngayon ay yung pagkurap ng isang ilaw o isang kwarto. Ang gagawin po natin ngayon ay aalamin kung bakit nangyayari po yung ganong sitwasyon at kung ano po yung maaaring problema nito. Samahan niyo po ako. Example po, meron po tayong isang bulb na LED o kahit nasabi nating incandescent, at meron po tayong source na line to line o yung 110 ang isang linya at 110 din yung isa, kaya line to line, so L1 at L2 po ang marking doon. Meron po tayong isang switch din dito, single switch lang ho, o single pole, single throw. Lagyan po natin ng box. Ayan. So, i-connection po natin to. So, yung switch po natin ay nakaseries sa isang linya o line 2. Then, yung line 1 ay dumiretso po sa ilaw. So, yan po ang connection ng isang simpleng circuit na isang switch at isang bulb. So, ano po problema kaya minsan ay nangyayari ang pagkurap-kurap nito? Ang bulb po ay konektado sa switch, kaya ang nagpapakontrol sa kanya is itong switch kung mag-on o mag-off sa kanya. Ngayon, ang switch po natin ay minsan may napupuntang mga insekto dyan o langgam, namamahay po sila dyan. Ang nangyayari is yung katawan nga nila o yung mga tira-tira nilang parte ng katawan napupunta dun sa contact ng switch. Kaya minsan kahit naka-on, nangyayari nagbiblink yung ilaw dahil nga hindi masyadong naka-close yung switch niya. So karaniwan, itong switch ang problema po. Kaya minsan nagbiblink yung ilaw natin kung LED man siya o incandescent. Pero may instance naman na may problema rin minsan yung bulb. Kasi yung bulb, lalo na kung LED ho, ay may mga electronic parts na po yan. Kaya minsan humihina yung capacitor o yung resistor niya na piyesa doon sa LED. Minsan naman ho, kahit naka-off yung switch, ay sumisindi pa rin. So kung normal man na bulb yan, o yung tinatawag nating incandescent, o yung mga sinaunang bulb, kasi maganda pa rin talagang tingnan yan dahil medyo pula nga, iba pa rin talaga yung sinag ng incandescent, kaya marami pa rin hong gumagamit yan. Ngayon, ang nangyayari po dyan is yung switch naka-off na siya, pero mayroon pa rin sindi. Ang nangyayari po dyan, maaring sobrang puno na ng switch or defective na ang switch talaga. So, pag sinwitch mo, naka-off siya pero hindi naman talaga bumibitaw yung contact. So, meron pang konting connection siya. Kaya minsan, nakakapag-charge pa rin yung bumbilya ng kuryente. So, para sa akin, no, dalawa lang talaga ang tetestingin nyo dyan. Palitan nyo ng bulb. Pag hindi o pag ganun pa rin, pinalitan nyo ng bulb, ganun pa rin, then itry nyo naman ang switch. Kahit po line to neutral ang supply nyo, ganun pa rin po ang proseso. Bumbilya at switch lang ho ang papalit-palitan natin o tetestingin. At siguradong mahuhuli nyo po ang problema. Palit ng bulb, pag-ayaw, palit ng switch. So, ganun lang ho. Maging line to neutral, parehas lang ho yun. Kahit po magkabaligtad, okay lang ho para sa akin. Ang talagang papalitan po natin is yung bulb and yung switch. Pero bago po natin gawin ang mga ito, patayin mo naman po natin yung fuse box or yung breaker nyo bago kayo magkabit ng panibagong bulb. At
i-try nyo rin ang pagpalit ng switch para po makaiwas po tayong makuryente. Kailangan po papatayin muna natin ang mga breaker o yung fuse box natin bago natin gawin ang mga ito. So yan lang ho ang pag-aaralan po natin sa ngayon. Sa mga bagong nanonood po sa akin, please subscribe and click the notification bell ho. At comment lang po kayo kung may mga tanong kayo at mga gustong i-request. Sige po, God bless. Keep safe po.